Hi mga kasari! Welcome back to my channel. For today's video guys, isi-share ko sa inyo yung update ko dito sa aming sari-sari store. So, kano na yung itsura, ano yung mga nadagdag, ano yung mga stocks namin. So, kung gusto mong malaman, just keep on watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na isi-share ko. Sari ay alas 2 ng madaling araw. So, ang ginagawa ko, ayan, itong nasa likod ko is kinugupit-gupit ko yung mga Kopi Ko Blanca into 5 pieces. Kasi ang bentahan na namin ng Kopi Ko Blanca dito is per kalahati na siya. So, ayan, if you flex ko sa inyo yung laman ng aming tindahan, ayan, proud ako ngayon kasi punong-puno yung aming tindahan ngayon. So, nakapag-stock kami, nakapag-grocery kami. So, ipapakita ko sa inyo yung aming tindahan. So, ayan mga kasari, ito yung aking ginagawa. Ayan, bali isang box tong Kopi Ko Blanca na to. And ayan na lang yung natira, nailagay ko na siya sa istante. Hinahati-hati ko siya kasi nagbibenta na kami ng kalahati niyan. So, ito, umpisahan ko na i-flex sa inyo yung aming tindahan kasi punong-puno siya ngayon. So, ayan, makikita nyo yung bitit na yan, isang box yan, mabenta yan dito, lalo na kung tag-ulan kasi marami nagkakasakit, marami yung masakit yung katawan, yung ulo, ayan, madalas yung binibili dito sa tindahan namin. So, ang bentahan ko nyan ay 45 pesos, ang isang ganun kaliit lang. Tapos, ito yung ating mga chicheria. Yung iba dito is hindi ko pa na-refillan. So, ngayon is re-refillan ko siya. Ayan yung may nakikita yung bakante na yan. Ayan, re-refillan ko yan. Pero yung iba is ayan, busog na busog. And ito yung mga biskuit natin. So, marami pa talaga siya. Mga kape. Ayan, medyo magulo yung aking kaperahan. Meron akong t-shirt dyan kasi sinisipon ako makasari. So, ito naman talaga yung sakit natin kapag tag-ulan talaga. Ayan yung ating mga gummies. So, kailangan ko na rin siyang refillan kasi konti na lang yung iba dyan. And, ayan yung ating chicheria. So, kung mapapansin nyo mga kasari, hindi na ako nagsasabit-sabit ng mga ganito. Ayan. So, hindi na ako nagsasabit-sabit ng mga ganyan. Kasi, parang naaalibad pa rin ako pag marami nakasabit. So, bumili ako ng estante. Ito, bago lang to mga kasari. Itong estante na to. Itong itim na yan. So, bago lang yan dito sa aming sari-sari store. Ayan. Nabili ko siya sa yung naglalako-lako na pwede mong utangin. So, ayan. Lagyan nga natin ng brightness. Ayan, para makita nyo. So, ayun. Binili ko yan doon. And tapos na siyang bayaran ngayon. So, lahat ng mga nakasabit ko dito is dyan ko na siya nilagay. So, ayan. Mas malinis sa paningin ko kapag nakaganyan siya. Then, ito yung ating mga candies. Ayan, yung sigarilyo natin. Ayan. Nandyan lang sila. And ito yung mga toyotsuka natin. Dyan ko na nilagay. Yung mga putol-putol. Ayan, ito yung mga kape. Tapos yung sari-saring putol. Ayan, Milo. Ayan. And ayun yung sa taas. Ito yung mga shampoo ko. Na yung iba is bungi na. So, kailangan ko na siyang dagdagan. Marami naman akong stocks ng mga shampoo dito. And ito. Ito. Proudly present. Ito yung maganda sa paningin ko. Kasi sobrang busog na busog yung aking harapan. Ayan. Harapan ng aming tindahan yung stante. Diba? Kung mapapansin nyo, ang dami naming kape. Ganyan kabenta yung kape dito mga kasari. Dahil nag-wholesale kami nyan. Ayan. May mga Bear Brand, Birch Tree. Dahil kilala na kami sa pag-wholesale ng mga basic needs kagaya ng mga kape. Tsaka mga gatas. Ayan. Ayan o. No, mga mismo. Then, ito yung ating pikas. Ayan, ilang sako rin yan mga kasari. So, i-vlog ko yan, separate. And, ito yung mga itlog. Ayan. Actually, konti lang yan kasi mahirap ang itlog ngayon. Then, ito, bumili ako ng isang box na 300 grams na Bear Brand kasi mabenta-mabenta yan dito. And, isang kahon ng gin. Ayan, ito pa yung mga bigas natin. And, ito, isang kahon to ng Kopi Ko Blanca again. Ayan, bali, ang laman yan is dalawang box pinagsama dyan. Ayan yung ating 1.5. Ito yung ating chiller. Ayan. So, may label na siya. Nilagyan ko siya ng label. Dahil minsan is, iba yung nagbabantay sa tindahan. And ito yung mga dilata, guys. Ang dami kong dilata ngayon. So, ayan. Full pack talaga siya. Ayan, oh. Ang dami. Kahit sa likod may laman yan. Oh, diba? And ito, nakakatuwa tong maling na to. So, meron palang maling na bilog. Then, meron din palang maling na maliit. So, ayan, makita nito yung price. 72 pesos. Ayan, 72. Tapos, ito yung sumunod. Ayan. Mabenta kasi yan dito sa amin yung maling. So, diba? Ayan, no? Busog-lusog ang aming estante. Ayan. Oh. Ang gandang tignan kapag maraming stocks talaga. Ayan. O, oh, diba?
Ito yung aming likod, mga kasari. Ayan. So, mapapansin nyo, magulo pa siya. So, hindi ko pa kasi maasikaso. Ayan. Bali, ito lang naman yung section na magulo. And ito yung mga stocks namin ng chicherya. Ayan. So, kaya nga dahil nakapag-grocery kami, madalas naman is marami kami ini-stock na mga ganito kasi tuwing may nagiinom dito, naghahanap sila ng mga balot-balot niyan. So, ito yung asukal namin. Hindi pa kami nakapag-repack ng puti. Ayan yung mga condiments. And ito, ito yung mga sabon namin. Ayan, magulo siya. Ganito talaga pag bagong grocery, magulo talaga. Ayan yung ibabaw. So, dito talaga yan nakalagay sa baba. And ito yung aming divider. Ayan sa loob na yan yung mga sigarilyo namin and yung mga noodles. Ayan, pasensya na kayo, meron dong may pot holder, may saging, ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, may mga bungi na dyan kasi sobrang lakas talaga ng noodles dito. Ayan, lalo na yung pansit canton. Ayan, no, diba, nagkakanda, ano-ano na siya. Ayan, konti na yan sa amin kasi nag-wholesale kami ng ganyan. Ayan, konti na yan para sa amin. And ito yung mga sigarilyo, guys. So, hindi na kami nakakautang kay Winston. So, lahat yan is cash na namin binibili. So, ikukwento ko yan sa inyo mamaya kung bakit hindi na kami nakakautang kay Winston. So, ayan yung ating stock ng sigarilyo. So, ito yung ating additional na pinagkakakitaan. Ayan, burger. Ayan, huwag nyo napansin yan, sunog na sunog kasi gamit na gamit talaga yan. So, ayan. So, ayun nga mga kasari, ito yung ginagawa ko. Bali, hinahati-hati ko na siya sa lima. Ayan, kasi dati, hindi kami nagtitinda ng kalahati. So, kaya hindi ko na siya hihiwa. So, ngayon, nagtitinda na kami ng, ayan, excuse me, yung pusa namin. So, ngayon, nagtitinda na kami ng 5 pieces ng kape. So, lahat ng kape, ng Milo, lahat ng wholesale namin dati is, kinakalahati na namin siya ngayon. Yun nga. Kasi para mas maging mabilis siya and kahit yung mga hindi nagtitinda is maka-avail, di ba? So, hindi na nila kailangan pumunta ng grocery. So, dito, makakatipid sila. So, kahit wala silang tindahan, di ba, makakatipid sila. Ganun din naman, pupunta sila ng palengke, bibili rin sila ng kape, o, di ba, mas maganda kung dito na sa amin. So, ayun, kaya mas lumakas yung aming mga basic needs nito. Katulad nito yung mga kape-kape ganun. So, hinahati-hati ko siya. Bali, ito lang yung hahatiin ko. Ang laman nito kanina is nasa isang box ata. Bali, itong sinasabi ko sa inyo, hindi ko na yun gagalawin kasi wala na akong mapaglalagyan yan, mga kasari. So, sa susunod ko na siya, hahati-hatiin. So, yun na nga, ikukwento ko sa inyo yung nangyari kay Winston. So, hindi na kami nakakautang kay Winston. So, ibang mga kasari natin, yung mga tindahan, nakakautang sila to JTI. Pero sa amin kasi parang consignment kay JTI. Hindi talaga siya JTI. So, may nangyari kasi mga kasari kaya hindi sila nagpapautang na. Ang kwento is, nalugi sila kasi nanakawan sila ng empleyado rin nila. So, naglalabas siguro ng mga sigarilyo or may ninakaw na pera. Hindi ko naman alam yung buong detalye. So, ayun yung nangyari. Kaya hindi na sila nagpapautang kasi sobrang laki ng kanilang lugi. Kaya true cash na din sila. Pero yun nga, kung magka-cash din kami sa kanila, bibili na lang kami ng cash sa iba. So, ayun na nga mga kasari, back tayo sa ating pinag-uusapan. So, ayun nga, ang gusto niya is mag-cash na lang din daw kami. So, syempre, mas pipili na namin kung saan kami makakamura. So, mas mura kasi kung sa iba kami bibili. So, ayun ang nangyari. Pumunta pa rin siya dito, nag-aalok pa rin siya, pero madalas is hindi na kami kumukuha kasi nga, cash yung gusto niya. Pero, nitong mga nakaraang punta niya is meron siyang pa-freebies. Cash na kami sa ibang groceries kasi nga mas mura yung nabibilhan namin kaysa kung sa kanya kami bibili. Pero konti lang naman yung difference kaya lang sayang kasi yung konting difference na yun, di ba? Tubo na namin yun. And yun nga, pupunta-punta pa rin siya dito, inaalok niya pa rin kami. And nito ang nakaraan is nagpunta siya dito, may pa-freebie sila. So kapag bumili daw ng isang rim, meron kaming free na isang kaha. So, ginagrab namin yun kapag ganun na may pa-freebie siyang ganun. Kasi sayang isang kaha, di ba? Ang laki na ng tubo mo. Ang bentahan ko kasi sa isang kaha dito is 131. So, tubo ko na yun. Plus yung tutubuin ko pa sa isang rim. Di ba? Ang laking bagay. So, kapag ganun, napupunta siya rito at may ganun siyang pa-freebie, ginagrab talaga namin yun. And yun nga, nakakalungkot kasi hindi na kami nakakautang sa kanya. Pero in a good side, okay kasi. Dati, may kwento ko lang. Nakakautang kami sa kanya ng worth 30,000, ganyan. As in, malaki talaga yung nauutang namin. And, bumabalik siya after 2 weeks, diba? So, ayun.
tuwing babalik siya at magbabayad na kami, nakaipon naman ako ng pambayad ko sa kanya. Kaya lang, yung sigarilyo is nandun. Nai-stack siya. Hanggang sa nadadagdagan na naman siya, nadadagdagan. Bali, yung pera namin is nandun siya sa sigarilyo na stocks namin. So, parang natutulog yung puhunan sa mga sigarilyo. So, ngayon na hindi na kami nakakapangutang sa kanya, nagagamit namin yung ibang pera sa ibang paninda. So, maganda pa rin. Ayun, kahit na hindi na kami nakakapangutang sa kanya. So, may good side pa rin naman. So, ayun na nga mga kasari, ang update ko for today. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na isa-share ko. Bye!